Hi guys, good afternoon. Ngayon po ang lulutuin ko ay pop rice. Live na live po tayo ngayon. Una po natin gagawin ay halagay po tayo ng mantika. Good afternoon po. Magluluto ako ng hinigto or pop rice. Kailangan po kumukulong mantika. Hindi kailangan marami-rami po. Kailangan po bago natin ilagay itong pinato yung kanin, kailangan po mainit na mainit yan para bumuka ng gusto po. Live na live po tayo ngayon. Magandang hapon. Hello guys, magandang hapon sa mga nanonood. Antayin po natin kumulo ang mantika. Yan po. Pag kumulo na po yung mantika. Itong ano po ito, ito matagal ko na po. Ito, siguro mga isang taon na po ito. Yung mga tira-tirang kanin po namin. Binibilad ko. Ngayon, kung may mga tirang kanin, di napakainit, madali po magbilad ng kanin. Ayan po, dito lang niya ilalagay. Ayan po, titry na po natin kung okay na po ah. Kung magpapap-up na po. Ayan po, oh, nagpapap-up na. Konti-konti lang po. Ayan po, oh.
Yan na po, oh. Po, oh. Yan na po, oh. Ganun lang po kabilis magluto nito. Mga konti-konti lang po ganyan, oh. Ayan po, oh, nag-pop up na. Ayan, ganyan lang. Ubusin ko na to kasi sayang, eh. Magandang hapon sa mga nanonood po. Ayan. Kailangan lang po talaga mainit na mainit yung mantika. Tapos konti-konti lang po ganyan, no? Marami na po ito. Magkarami lives po akong asukal. Yung pulang asukal po ang gamit ko. Ayan po. Ganun lang po kabilis. Yung mga tirang kanin nyo po, huwag nyo sayangin. Ibilad nyo sa araw. Ayun, tag-init po, napakadaling mat. Ayan, oh, ayan po, oh. Ganyan lang. Oh. Ganun po kabilis. Ipangbaon na ako bukas pagpasok. Live na live po tayo. Hello po. Ay, patamsak naman po. Live na live po tayo ngayon. Pop rice po. Pop rice. Ganun lang po kabilis magluto ng pop rice. Huwag magsasayang ng kanin kasi sayang. Ayan na, oh. Dami na po, oh. Pero dadamihin ko pa para pambaon. Kahit...
Bosting ko na to. Sisik-sik lang po. Ayan. Sarap. Kahit wala pang asukal po, masarap na. Ayan po. Sarap. Kung wala kayong tirang kanin, kung gusto nyo gumawa nito, may magsain kayo ng bago, saka nyo po ibilad. Ganyan lang po. Ayan po, luto na. Lutong. Hindi na pong walang asukal eh. Ayan po ang homemade puff rice ni Tito Andy. Sino gusto makatikin? Pwede nyo po itong gawin sa bahay nyo. Walang kahirap-hirap. Mga tira-tirang kanin, kahit sa kabakapit bahay, pag itatapon, huwag nyo ipatapon, hiniin nyo na lang po. Ang puff rice ni Tito Andy. Sa mga nanonood po dyan, ayan o. Ang bilis lang po. Maya-maya lang magkakaramelize po tayong asukal na pula. Ang tawag sa amin po nito sa Bicol, hinigto. Thank you.
Ayan po, ngayon tapos na po tayo. Kasi marami naman na. Mag-caramelize po tayo. Lagyan din po natin ng ano, kahit dito na po tayo pumuha sa ano, ginamit natin sa paggawa. Lagyan po natin ng kaunting mantika para sa ika-caramelize natin na pulang asukal. Ito po depende po sa gusto nyo, pwedeng matamis, pwedeng hindi. Pero ako po ito. Mga 3 kutsara siguro. Ito, 4. Kung gusto nyo lang na mas matamis. Tapos haluin po natin hanggang sa matunaw siya. Tayin po natin matunaw. Sarap na. Ubos na natin. Dahan-dahan na lang yung kanina. Hindi kasi pong matamis, hindi hindi. Tapos, dahan-dahan na nyo na lang po ang apoy kasi baka pumait naman dahil doon sa asukal. Ayan po, nagdikit na siya. Kung gusto nyo mas mapula, mas matamis, nagdadagdag po kayong asukal. Ito patang ano lang po, tama lang po ang ginamit kong asukal. Kaunti lang. 4 na kutsara, sapat na po yun. Kasi ba, mga sobra ng tamis. Pasok pa ako. Ayun na. Yan na lang po kabilis. Mga kalalab, luto na po ang aking homemade pop rice. My homemade pop rice. Ang bilis lang. Ayan, luto na.
Lipat na lang po natin. Lipat po natin. Yan ang homemade puff rice. Wala pang isang oras po, nakagawa na tayong puff rice. May merienda na, kaya huwag magsasayang ng kanin dahil mapapakinabangan pa. Maraming salamat po. Ito na po ang homemade puff rice ko. Kayo rin po, gawa rin. Salamat. Thank you.